day, ako si Ling. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang isang property na meron sa Kangen Water. Yun yung antioxidant. Ano nga ba yung antioxidant? Antioxidant, it's anti-aging. Nakakatulong siya para i-eliminate yung mga free radicals na mga nakukuha natin sa mga detergents, kinakain natin, iniinom natin, pollution, or paninigarilyo. Yung mga yon hindi nakakatulong sa ating mga kalusugan. Meron ako iba't ibang klaseng inumin dito sa aking harapan. Itetest natin kung ang mga ito ba antioxidant or oxidant. So, meron akong Sprite. Itong Sprite nagre-represent sa all types of soft drinks. So, kung mahilig kayo dito, makikita nyo later kung gaano kataas yung kanyang ORP. Then, meron ako dito yung sparkling water. Dito sa Italy, halos karamihan ano, umiinom ng sparkling water. Tapos, meron ako dito bottled water. Okay. Ayan. Then, yung ating tap water. Okay. Tapos, yung ating Kangen water 9.5. Okay, itatest natin siya gamit ang ating ORP meter. It's oxidation reduction potential meter. Pag positive na number ang inyong makikita, ibig sabihin it's oxidant, it's aging. Hindi siya nakakatulong sa ating mga katawan. Kung may makita kayo negative sign dyan mamaya, ibig sabihin it's antioxidant. Yun dapat yung mga iniinom natin. Okay? So, start ako sa lahat ng klase ng soda. Yun, okay? So, sa ating soft drinks, meron tayong positive 558. So, mataas na, no? Then, meron tayo ditong sparkling water. Sparkling water is positive 520. So, halos hindi sila nagkakalayo ng soda. Then, bottled water. Bottled water, it's 490. It's oxidant pa din. Tapos, yung ating tap water. Tap water is 497. Okay? And of course, yung ating Kangen water. So, sa ating Kangen water, meron tayong, it's negative 530. So, di ba? Pinakita nyo, Kangen water lang yung merong negative na ORP. Second property naman na meron sa ating Kangen water, yun yung alkalinity. So, mataas ang kanyang pH para i-eliminate yung mga body waste acid natin, na mga nakukuha natin sa ating mga kinakain at mga iniinom. So, yung pH chart, yung pH niya is from 0 to 14. 7 is neutral na yung ating katawan is nabubuhay sa slightly alkaline na environment. Okay? So, meron akong iba't ibang klaseng inumin dito para makita natin kung yung mga iniinom natin, acidic ba siya or alkaline ba siya. Pag acidic kasi yung ating mga katawan, doon nabubuhay yung mga sakit or mabilis tayong dapuan ng mga sakit. Okay, so itatest natin gamit ang ating pH tester. So, kung makita nyo yung color, pag itatest natin siya, ano, pag dito na side, ibig sabihin niya sa acidic, it's sickness. So, hindi siya maganda sa ating katawan. Pag color blue-violet naman, ibig sabihin it's alkaline. Yun dapat yung nilalagay natin sa ating mga katawan. Okay, itatest natin siya gamit ito. pH tester. Okay, brush lang natin. Yan. Okay, so kung mapansin nyo, iba't iba na yung kanilang mga colors, ano? So, yun. So, sa soda, kung mahilig kayo ng soft drinks, yan. So, it's orange. Very acidic. Sparkling water, yan, acidic din. Neutral naman, no? Pero mas maganda pa yung tubig natin sa gripo. Halos nagbo-blue pa siya. And of course, yung ating Kangen water, it's violet. So, ano yung ginagawa ng Kangen water? Yung Kangen water is nin-neutralize na lang yung body pH natin. So, example, ito yung body natin, ano? Once na nilagyan natin ng Kangen water, yun. So, nag-change ang kanyang color. So, dito din. So, ganun din. Pero once na mahilig tayong uminom ng sparkling water or lalo na yung soda, no? Matagal bago mag-change yung kanyang pH o yung kanyang color. Kasi every time na uminom tayo ng isang basong soft drinks, kailangan tayong uminom at least 32 glasses of Kangen water. So, imagine mo yun kung hindi ka matakaw uminom ng tubig tapos mahilig kang uminom ng soda, no? Ang dami-dami mong kailangang refill na tubig sa ating katawan. Okay? So, okay. Akala mo okay na, pero once na uminom ulit tayo ng soft drinks. Okay. So, ganyan yung, ano, ganito yung ginagawa ng soda sa ating mga katawan. Okay? Ang property na meron sa Kangen water, yun yung microclustered. Yung tap water kasi at bottled water, meron lang 15 to 20 molecules
na nahihirapan ang ating katawan na mag-absorb. Samantalang yung Kangen water, meron lang siyang 5 to 6 molecules na mas mabilis ma-absorb ng ating katawan at mas mabilis ma-hydrate ang ating katawan. Na yun naman yung importante, yung quality of water na nilalagay natin sa ating katawan. So meron ako dito ang green tea. So papakita ko sa inyo kung gaano ka-hydrating yung Kangen water sa ating katawan. Okay? So example, itong tea bag na ito, ito yung ating body. Na sabi mo, lahat naman ng tubig is pare-parehas lang yan siya. Okay? Tapos ngayon, itong tubig na ito, itong bottled water, ito yung nilalagay natin sa ating body. So kung mapapansin natin, hindi nagbabago yung color dito, ano, kasi nga, malamig yung tubig. Okay? Pero, same tea bag, lalagyan ko siya ng Kangen water. Yan. So binubuhos ko pa lang yung Kangen water, lumalabas na yung color ng green tea. Okay, pero pwede mo sabihin, ah, nabasa na kasi siya nung una, kaya posibleng may color na lumabas doon sa green tea. Okay? So, same tea bag ulit. Lalagyan ulit natin siya ng bottled water. Okay, so wala ulit. So, balik ulit natin sa Kangen. Yan. So, kahit ilang times ko itong paulit-ulitin, lalabas at lalabas yung color ng green tea. So, yun yung tinatawag na quality of water. Hindi lahat ng tubig is pare-parehas. Isa sa nagustuhan ko pag meron tayong Kangen machine, bukod sa hindi na tayo bumibili ng bottled water, hindi na tayo nagbibit-bit, is maganda na siya panghugas sa ating mga gulay, prutas, mapakarni man yan, mapaisda. Okay, so meron ako nitong kamatis. Yan, so cherry tomatoes, ganyan lang. Okay? Tapos, yan. Tapos ito, itong dito na side, hugasan ko siya gamit ang aking bottled water. For sure, hindi nyo ginagamit pang hugas ng gulay at prutas ang bottled water, ano? Kasi magastos. Okay? Tapos yung isa naman, huhugasan natin gamit ang ating Kangen water. Yan. Nilib lang natin siya ng mga ilang seconds. Okay, so tandaan nyo, ito yung bottled water, dito yung Kangen water. So, fix lang natin siya. Ayan. Okay. Ayan. Tapos, isang mga kagandahan pag meron tayong Kangen machine, ano, yung hindi ka na bumibili ng bottled water, hindi ka na napapagod, at saka yung ano nito sa environment, diba? Yung plastic bottle is hindi siya maganda sa ating environment. So, nakakatulong pa tayo sa ating environment. Okay, so dito, tingnan natin. So, ilang seconds lang yan. Okay, yun na yan. So, dito yung bottled water. So, malinis. Okay, pero yung hugas sa Kangen water, tingnan natin. Yun. So, ang bilis lang, ano, lalo pa pag pinatagal natin siya ng mga 5 minutes, 10 minutes, lalo pang magda-dark yung color dito. So, ito na yung mga pesticides na mga ginagamit ng mga sprayman, mga farmers, ano, para tumagal yung buhay ng mga prutas at gulay. Tapos na ilalagay natin yun sa ating katawan. So, pag meron tayong Kangen machine, meron na tayong panghugas ng ating mga gulay at ng mga prutas.